Hello. Hello mga dudons. It's me again. So, may nakita naman akong bagong news about post ng GMA News about kay Maine Mendoza, yung sex tape daw niya. Which is sinabi niyang talagang hindi siya. So, paano nagkaganon? Eh, parehas daw sa mukha niya. So, yun ang tinatawag na deepfake. Yung ginagamit yung artificial intelligence and machine learning na mga algorithms para kunin yung pattern ng mukha ng isang celebrity na ilalagay doon sa isang model o sa ibang face ng tao sa video para maging kamukha niya. And of course, kung gagamitin niya sa masama, edi ano na talaga. Yun yung pinakamahirap. Yun yung deep fakes. Yun yung dark side ng artificial intelligence and machine learning kasi pwede siyang mag-create ng gulo, gera, kasi yun nga, pwede nila i-copy yung facial patterns or facial structure ng isang tao at i-paste or i-copy doon sa isang tao, tapos magsasabi or mag-declare ng mga anomalya or something na controversy. So malaking problema 'yon. 'Yun yung deep, ayun yung dark side ng technology natin na artificial intelligence and machine learning. So ngayon, meron akong nakitang isang clip noon na isang speech daw ni Barack Obama na nagwa-warn about deepfakes. So ilalagay ko sa description yung full video. Ilalagay ko din yung channel, kung anong channel yon. Nagwa-warn siya about deepfakes. Nagwa-warn siya about sa artificial intelligence and machine learning na pwedeng gamitin sa masama. And ang sa totoo noon is hindi si Barack Obama yung nagsabi noon. Hindi si Barack Obama yung exacto na nagsabi noon, kundi yung comedian na may isang comedian sa Hollywood yung nagsabi noon. Pero parang, you know, parang kinopy-paste nila doon sa mukha ni Barack Obama. So yun yung problema. Pero ngayon yung mga programmers natin ay naghahanap na ng solution para dyan na ma-detect yung kung ang video ba ay deep fake or original video, original na mukha talaga ng tao. Kasi nga, yun yung facial expressions ng tao, pwedeng makopya doon sa kabila, which is a napakaraming code kung titingnan natin. And of course, maraming images, maraming pinag-aralan talaga nila yung structure ng mukha para makopy doon sa isang video. Kaya be vigilant, my friends. And of course, sa ngayon, hindi dapat tayo madaling maloko ng mga information na ganyan. So be safe. And of course, ngayong pandemic, so insert ko na yung pandemic dito, na may bagong strain ng COVID-19, which is yung pangalan ng strain na yun is B.1.1.7 na talamak ngayon dun sa UK. So be safe, and sa lahat dun sa hindi dito sa amin at dun pa sa Pilipinas at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo, be safe at lahat ng and Merry Christmas in advance, and goodbye. God bless.